guys! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. So, it's me again, Christine. So, yun, wala pa rin talaga akong maisip kung ano yung itatopic natin dito sa ating YouTube channel. But anyways, mayroon akong gustong i-share sa inyo, lalo na sa mga first-time moms and first-time daddies out there na mayroon din condition katulad ng nasa baby ko kasi she was diagnosed with footandmouthdisease yesterday. Noong isang araw, nagkaroon po siya ng lagnat. Bandang hapon po yun. So, simula hapon, 5 p.m. hanggang kahapon po ng tanghali, is taas-baba po yung kanyang lagnat. Kaya kahapon, dinala ko din po siya kaagad sa hospital. Kasi syempre, alam naman po natin na meron tayong dengue outbreak ngayon sa Pilipinas. So, sobrang kabado din po talaga ako. But, hindi ko nga alam kung marirelief ako o hindi nung sinabi sa akin na foot and mouth at negative siya sa dengue. Kasi baka mamaya mas malala pala yung foot and mouth, di ba? So, wala din naman kasi akong idea. But anyway, I am very thankful na negative siya sa dengue. Kasi I'm praying so hard na sana hindi talaga dengue. And also, as of now naman, I'm still praying na sana po gumaling na rin po siya kaagad. So, ang symptoms po niya, usually sabi ng pedya ko, lalagnat din po ang bata, 1 to 2 days. Kaya i-monitor po natin sila. Magkakaroon po sila, yung iba nagkakaroon din po talaga agad-agad ng singaw sa bibig. So, since baby pa po sila, kasi may baby is only 14 months, hindi nila masabi na masakit yung kanilang bibig, kaya hindi sila nakakainom, hindi sila nakakakain. So, kailangan i-monitor nyo rin, i-observe nyo sila. Sabi niya, kung sakasakali daw po talaga na mahirapan po akong padideen siya, pakainin, try ko din daw pong pakainin siya ng ice cream. Kasi it gives soothing feeling po talaga, mawawala yung kate, sa kanilang lalamunan. And then, madali lang naman din kainin. And then po, wala naman din pong binigay na, wala din naman pong binigay na gamot kay baby. Kasi sabi po ng kanyang pedya, kung saan naman din daw po mawawala itong virus na ito. So, kailangan lang din po talagang alagaan. Ang time frame po nung virus is nasa 4 to 7 days po. And then, ang lagnat po is nasa 1 to 2 days po. So, ayun, magpapakita din po ako ng sample pictures para makita po ninyo kung same cases din po ba ng nasa inyo. At least, kahit pa paano, di ba po, may idea po kayo. Kasi for sure, katulad po ng mommies, daddies na first-timers po sa ganito, nagsa-search din po yan. So, at least, kahit pa paano, meron po kayong idea. But as of now po, si Mirais, hindi pa po siya totally healed. Kasi naglalabasan pa lang din po as of now yung kanyang blisters. Meron po siya sa chin. Meron siya sa chin dito, sa bibig, sa palad, sa kamay, sa paa, tsaka po sa singit. So, sabi na ma'am din po ng pedya niya, wala naman din daw pong dapat ipahit doon kasi mawawala din naman po agad. And then ang buhay po ng virus is madali lang din naman daw po mamatay. So, pero kahit ganon, mga momshies, mga popshies, wag po natin baliwalain. Ang hirap po kasi, diba, alam nyo po yun, ang hirap po kasi talaga pagka may sakit po yung anak natin. So yun, sana samahan nyo din po kung may pag-pray si baby na gumaling na rin po siya kaagad. Yun lang po. Salamat. Bye.